Ang pagbubulay-bulayan natin ngayon ay isang napakasimpleng dasal. Para sa himalang pagpaparami batay sa Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Itong mga passages na ito ay tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 lalaki. Actually, mga 20,000 lahat kasama asawa at tigalawang anak, gamit lamang ang mga 5 tinapay at 2 isda. I-meditate natin ang mga prinsipyo na nakasaad sa Biblia batay sa himalang pagpaparami, or multiplication of 5 pieces of bread and 2 fish, at ituturo ko sa iyo kung paano ito ipapanalangin kapag kailangan mo ng himala. Request ko lang na tapusin mo itong video na ito hanggang dulo, at may 2 uri ng panalangin bago magtapos. Depende sa iyong pangangailangan. Tatawagin ko ang devotional na ito na Panalangin sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda. Ang dapat mo lang isaalang-alang ay dapat nasa sitwasyon ka na nangangailangan ka ng God's intervention o ang tinatawag na himala, tulad ng pagkain, o kulang ang pera hanggang sa susunod na sweldo, o nagluluko na ang refrigerator, kotse, o anumang gamit sa bahay, o walang pambili ng gas para sa kalan, walang pambayad sa Meralco at iba pa. Sa oras na iyon lamang maaari maganap ang isang himala. Isipin mo ngayon ang anumang kakulangan sa sitwasyon mo sa kasalukuyan, tulad ng pera o pagkain sa mesa o sirang kotse. Halimbawa, tag-init at maaaring masira ang air condition ng iyong sasakyan dahil luma na ito. Ipatong mo ang iyong kamay, or lay hand, sa sasakyan at idasal ang Panalangin sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda. Let's say, ang iyong sasakyan ay hindi na maayos ang takbo, at kailangan mo itong magpatuloy sa pagtakbo hanggang sa makakuha ka ng pera para ayusin ito, o bumili ng bago, ilay hand mo ang sasakyan at idasal ang Panalangin sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda, or ang iyong washing machine o refrigerator ay masyadong maingay, naghihingalo, at wala kang perang ipaayos ito, it's the best time to pray ang Panalangin sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda. If you pray this with faith to the Father in the name of Jesus, kung kakaunti na lang ang pera sa iyong pitaka o online bank account, at kailangang umabot ito hanggang sa katapusan ng buwan, patungan mo ng iyong kamay ang wallet o cellphone mo at idasal ang Panalangin sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda. I can promise you one thing. Ang dasal na ito na may buong pananampalataya sa Diyos ay epektibo. Paano mo malalaman na gumana ito? Good question. Kung ang kotse mo na dapat nang masira ay biglang tumakbo pa ng 1 taon nang walang anumang repairs, o kaya ang pera sa iyong wallet na dapat sana ay tatagal ng 2 araw ay tumagal hanggang 15 araw at mayroon ka pa ring perang natira, sigurado ako na gumana ang dasal mo at ginawan ito ng Diyos na mangyari. Karamihan ng mga tao ay tumitingin lamang sa mga malalaki o tinatawag na spectacular miracles that are happening before our eyes, tulad ng mga bulag na nakakakita, o ang mga paa na biglang humahaba sa harap ng iyong mga mata. At totoo ang mga ito, wala naman imposible kay Lord. Pero, paano kung ang mga simpleng himala ay nangyayari na nga, pero hindi mo namamalayan? Siyempre, akala mo na meet mo ang needs mo through your own effort, kaya hindi mo man lang nasambit. Praise the Lord. Oh, thank you, Lord. Edi para kang iyong mga Israelita na naglakbay sa ilang ng 40 years. Bakit kamo? Ano ba ang nangyari sa kanila? Okay, isummarize ko yung nangyari. Ang mga libu-libong Israelita ay galing sa Egypt, tumawid ng Red Sea, at papuntang Promised Land sa pamumuno ni Moses.
Naglakbay sila na paikot-ikot sa ilang sa loob ng 40 years. Guess what? Sa loob ng 40 years, ang kanilang mga damit at suot sa paa ay hindi nagutay o nasira o lumiit. Sabi pa nga sa Deuteronomio 8:4, hindi nga namaga ang mga paa nila sa paglalakbay na walang tigil. Ang galing ni Lord ano? Meron ka bang sapatos na araw-araw mong suot na tumagal ng 40 years? Isipin mo na lang, sa loob ng 40 years wandering around the wilderness, ang mga bata ay lumalaki habang nagkakaedad, pero ang mga damit at suot nila sa paa ay lumalaki rin. Iyon ay isang himala, di ba? Pero sa kanilang pagrereklamo, tulad natin na reklamador, iniisip mo bang may isa man lang sa kanila ang tumigil at nagsabi, "Hey mga kaibigan, 20 taon na tayong naglalakbay, napansin ba ninyo maayos pa rin ang ating mga sandalyas, itong mga suot natin wala kahit tastas o sira o kupas?" Obviously, hindi nila naisip na bawat araw ng kanilang buhay sa ilang ay isang himala. Kung ang Diyos sa ngayon mismo ay gumagawa ng isang himala sa iyong buhay, mapapansin mo kaya, siya'y nagagalak na tuparin ang kanyang salita sa iyong buhay. Ang kanyang mga plano sa iyong buhay ay para sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kapag gumana ang dasal na ito para sa iyo, ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang iyong mga kamay. At magpasalamat sa Diyos sa kanyang himalang pagpaparami sa iyong maliit na pangangailangan. Ikumpara mo ang mga pangangailangan mo ngayon sa paglalang ng Diyos ng mundo and everything out of nothing by just saying the word, everything He said was created. Ngayon, basahin natin ang sinasabi sa Bible at unawain ang mga prinsipyong sinasaad nito ayon sa Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Nang marinig ni Jesus ang nangyari, umalis siya ng tahimik sa bangka patungo sa isang lugar na tahimik. Nang marinig ito ng mga taong galing sa malalayong lugar, sinundan nila si Jesus. Pagdating ni Jesus at nakakita ng malaking karamihan, naawa siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit. Sa pagdating ng gabi, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Malayo ang lugar na ito at gabi na. Paalisin mo na ang mga tao para makabili ng kanilang pagkain." Sumagot si Jesus, "Hindi na kailangan silang umalis. Kayo mismo ang magbigay sa kanila ng makakain. Meron lamang kaming 5 tinapay at 2 isda," ang sagot nila. "Dalhin niyo rito sa akin," sabi niya. At inyutos niya sa mga tao na umupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Itinaas ang kanyang mata sa langit. Nagpasalamat at hinati-hati ang tinapay. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa mga alagad at ibinigay ng mga alagad sa mga tao. Lahat sila'y nakakain at nabusog, at kinuha ng mga alagad ang 12 basket na puno ng mga natirang piraso. Ang bilang ng mga kumain ay mga 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at mga bata. Suriin natin ang pangyayari na may 5 puntos na dapat mong tandaan. Number 1. Tinanggap ng mga alagad na hindi nila kayang pakainin ang 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, na manggagaling lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Number 2, kinailangan nilang ilagay ang mga ito sa kamay ni Jesus. Number 3, itinaas ni Jesus ang mga ito sa Ama sa langit at ipinagdasal. Number 4, ang mga tao ay umupo. Ibig sabihin, sila ay nasa kapayapaan at naghihintay ng may pag-asa na may mangyayaring himala. Number 5, makailang saglit ang himala ay nakita ng lahat. Ang 5 tinapay at 2 isda ay dumami at nabusog ang 10,000 katao. Ang himala ng mga himala ay may sobra pa. Praise the Lord, ang kanilang pangangailangan sa tamang oras ay natugunan at may sobra pa. Batay sa mga 5 puntos ng pagsusuri, narito kung paano mo iaayos ang iyong panalangin sa anumang uri ng iyong pangangailangan. Number 1,
i-admit mo na hindi mo kayang gawin ang himala para tugunan ang iyong pangangailangan. Number 2, ilagay ang pangangailangan mo sa kamay ni Jesus. Number 3, patungan mo ng iyong kamay ang gamit na iyong ipinagdarasal, wallet o sasakyan o washing machine. Pray and ask the Father to bless the thing you are praying for. Number 4, magpahinga. Huwag mag-alala o mag-isip ng sobra. Maghintay ng may pag-asa para sa himala. Number 5, patuloy na gawin ang iyong normal na ginagawa sa pang-araw-araw at mapapansin mo na ikaw ay makakarating sa finish line. Sapat ito o susobra pa. Prayer for financial multiplication. Ama, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus at aking naaalaala ang milagro ni Jesus sa mga isda at tinapay. Kinikilala ko tulad ng mga alagad na imposibleng pakainin ang 20,000 na tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Kinikilala ko rin na imposible nang makarating sa katapusan ng buwan na mayroon lamang 500 na piso sa aking wallet o sa online bank account ko. Pero sa iyo o Diyos, ang lahat ay posible. Panginoon, kailangan ko ng isang himala gaya ng ginawa mo noon. Sa pamamagitan ng pagpaparami ng perang ito, magiging sapat sa lahat ng aking pangangailangan at dadalhin ako sa katapusan ng buwan na may natirang pangpera. Itaas ang iyong wallet o cell mobile phone sa langit. I-bless mo ito, Ama sa langit, at naghihintay ako ng may pag-asa para sa himala. Buksan mo ang mga pinto na kinakailangang buksan upang dumating ang himalang biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos mong ipinanalangin ang financial multiplication at naisip mo, hindi ko kayang alagaan ang aking pamilya sa loob ng 15 araw na may 500 piso lamang. Ito'y positibong sinyales. Ito'y nangangahulugang mayroon kang kalagayan para sa isang himala. Tandaan ang dasal na ito na may buong pananampalataya sa Diyos ay gumagana lamang sa isang kapaligiran na talagang may pangangailangan para sa mga himala. Prayer for broken things. May problema sa sasakyan. Ama, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus at hinihiling ko na i-bless mo ang sasakyan na ito. Ilayhan mo ang sasakyan. Tulad ng pagpapapala mo sa mga isda at tinapay sa pagpapapakain ng 5,000. Nakikita ko na ang sasakyan na ito ay malapit ng magwakas, ngunit idinarasal ko na sa isang himalay ito ay makakabiyahe ng hindi nangangailangan ng kahit anong pag-ayos. Idinarasal ko na ito ay dadalhin ako kung saan ko kailangang pumunta ng walang aberya, na magagampanan ko ang mga layunin at plano na inilaan mo para sa aking buhay na gamit ang sasakyang ito. Sa iyong oras, Panginoon, idinarasal ko ang isang bagong sasakyan. Ipadala mo sa akin ang isang bagong sasakyan. I-bless mo ako ng pinansiyal upang magkaroon ako ng bagong sasakyan. Hanggang sa oras na iyon, may pananampalataya at tiwala ako na itong sasakyan na ito ay dadalhin ako kung saan ko kailangang pumunta. Lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari mong gamitin ang dasal na ito kahit sa anong gamit na sira at hindi lang para sa pagkain o kotse. Pakibahagi ito sa iba kung ito ay nagbigay sa iyo ng pagpapala. At kung piliin mong bumalik at ibahagi ang isang patotoo sa amin kung paano gumana ang dasal na ito para sa iyo. Nice kong mabasa sa comment o sa email peacefulmeditations21@gmail.com. Naway pagpalain ka at ingatan ka.